Good day everyone, it's me again, Lance Montiano, and this time ang pag-usapan naman natin ay yung tinatawag na New Distributor Orientation or yung tinatawag na NDO. Okay, so are you ready? Okay, let's proceed. So, ito po yung ating mga topic for today, no? So number one, why Victory International? Number two, what is your purpose? And number three, how deep is your why? Ayan po. So, what is network marketing? So again, no, ang network marketing guys, or yung tinatawag na leveraging system, ibig sabihin nito ay, ito ay ang pagpapalaganap ng impormasyon at mga servisyo sa bawat individual, grupo or institusyon upang makabuo ng isang maayos na ugnayan. So dito po, no, sa network marketing, ang kagandahan po ng ganitong klase ng industriya, ito yung tinatawag na people's business, na kung saan, importante po talaga yung credibility, yung integrity po natin na kung saan hindi ka dapat masira sa mga taong kausap mo, no? Kumbaga, nandiyan yung pagiging transparent, pagiging honest sa kanilang lahat. Okay po? Kasi the more na mas marami po nagtitiwala sa inyong pong kumpanya, no? Mas marami po yung magjo-join. At sa ganung paraan, okay po, dun po magkakaroon ng breakthrough yung isang company. Okay? Now, why network marketing? So, ang advantage ng ganitong klase ng industry, una-una, low capital. Mababa yung punan, pero malaki yung tinatawag na income potential. Second, low overhead. So, dito kasi meron yung tinatawag na meron kang virtual office na kung saan medyo less yung manpower, no? Hindi ka tulad sa corporate world na kung saan kinakailangan, considered mo yung mga expenses. Diba? So, ang maganda po dito, guys, no, kumbaga, hindi po ganun kalaki po yung capital na ilalabas mo dito, no? Sa traditional business kasi, meron yung tinatawag na principle of capital na pag mataas yung yung investment, definitely malaki rin po yung tinatawag na risk. Pero pag maliit po yung investment, maliit din po yung risk. Yun nga lang, maliit din yung tinatawag na profit, no? So, dito po, no risk, cash business, no inventory. So, hindi mo na kailangan yung matrabaho mga paperworks, no? Sa pamamagitan ng ating kumpanya, lahat po yan provided na po ng kumpanya ng Victory International. Napaka-convenient po gawin ng ating negosyo. Ano pa? Worldwide. So, yung market mo dito using social media, particularly yung Facebook. Okay po? Yung Facebook, even yung Messenger. So, gamitin mo na lahat, pati TikTok, no? Para makapag-market ka, makapag-introduce ka ng ating mga product lines, even yung ating complan, pwede nyo introduce sa pamamagitan po ng mga nabanggit ko po. Plus, dito po, worldwide, no, advertising. Okay po? So, dito hindi po tayo nagbabayad ng mga celebrities. Tayo mismo yung nagpo-promote ng ating mga produkto kasi naniniwala ako na pag ang isang product lines po, no, na isang kumpanya effective at ginamit ng mga distributor at malaki po yung naging pagbabago po sa kanyang sarili, enough na po yun na batayan no, para may promote mo yung inyo pong kumpanya. Ano pa? So, mentor to guide you. Okay po, dito tuturuan po namin kayo kung paano nyo gagawin yung negosyo. May mga maglilid po sa inyo. Ang tawag po dito yung mga coaches, yung mga upline. Ano po? Ano pa? Learn why you earn. So, dito, kargado ka ng mga trainings, no? Kumbaga, yung training ng Victory International, kung babayaran mo sa labas ito, napakamahal ng bayad, pero dito sa Victory International, libre po itong ipoprovide po sa inyo. Ano pa? Recession proof. So, yun yung kagandahan, no? Walang risk. Okay po? Your own hours, dito, hawak mo ang oras mo. So, dito, ikaw ang boss ng sarili mong oras. Diba, yun naman ang importante sa buhay ng tao eh. Kumbaga, yun yung kagandaan, no? Kumbaga, walang boss-employee relationship po dito, guys, no? Kasi kung kayo po ang tatanungin ko, no? Between boss and empleyado, anong gusto mo doon sa dalawa? Siyempre, maging boss. Kasi bakit? Una-una, matanong ko po kayo, sino ba yung madalas nagmamadali sa oras? Empleyado o boss? Diba? So, empleyado. Sino yung hawak ang sariling oras? Empleyado o boss? Natural boss. Sino may malaking sweldo? Empleyado boss. Natural boss. Sino yung may tinatawag na time and financial freedom? Empleyado po ba o boss? Natural boss. So, yun po yung kagandahan pag ikaw ay boss. At dito po sa Victory, ikaw ang boss kasi hawak mo ang oras mo. Okay po? So, maliban dyan, residual income,
So meron yung tinatawag guys na ano, no, yung active and passive income. So ano ba yung active income muna? Yung active income, ito yung kinikita mo muna sa pamamagitan ng lakas paggawa. Ginagamitan ng oras at talino. Okay po? Na kung saan sa active po, o yung aktibong kita, pag ikaw daw po ay pumasok, meron kang sweldo. E paano pag naghihilig ka? Paano kung natutulog ka? May kikitain ka pa? Wala po. Hindi katulad sa passive income, no? Kumbaga sa pag sinabing passive, money works for you, na kung saan dito po yung pera mo mismo ang magtatrabaho para sa'yo. And the reason why kung bakit majority sa mga Pilipino hindi yung mayaman, it's because mostly sa atin, no, kumbaga nagtatrabaho daw po tayo para kumita ng pera, which is mali po guys, no? Kumbaga kung gusto mo daw masenso at yumaman, kinakailangan yung pera mo ang magtatrabaho para sa'yo. Okay? So yung po yun, yung tinatawag na smart work. Smart work. Plus exponential growth, no? Dito po sa ganitong klase ng uri ng kitaan, ito po yung exponential kasi 10 times na mas malaki po ang kita dito kesa dun sa mga makikita mong passive income na nasa labas. Unlimited income potential, true freedom. Ayan po yan. Alright. So third, law of leverage. Ibig sabihin, multiplying your time and skills through other people. So perseverance plus right company plus right decision equals success. Just like Tony Tan Kak Chong, no, yung may-ari po ng Jollibee. By applying the law of leveraging, ganito yung sistema na ginagawa niya. For example, sa Jollibee na pagmamay-ari niya at sa Chowking, okay. Sa Jollibee company, for example, meron siyang 1,000 employees. Okay? Matanong ko po kayo guys, ilang oras po ba ang trabaho ng bawat empleyado sa loob ng isang araw? So tama po kayo, 8 oras. Okay, so ibig sabihin, pag in-apply mo yung leveraging system, no? I-multiply mo yung number of employees sa number of hours worked. Okay po? So ibig sabihin, from Jollibee company, meron siyang 8,000 hours. As well as sa Chowking na may 1,000 empleyado at may tigo 8 oras para magtrabaho sa loob ng isang araw. Pag tinotal mo, si Tony Tan Kak Chong pala may kakayang kumita ng 16,024 hours by applying the law of leverage. So yun po, ganun po pala ka-effective yung ganitong klase ng sistema. What else? So kung gusto mong magkaroon ng breakthrough sa network marketing industry, kinakailangan, okay po, yung attitude mo, okay. So ito po yung ano, no? Ito po yung ingredients para ikaw po ay mag-succeed. So meron yung tinatawag na belief system, no? Letter A, B, commitment. Letter C, yung inyong good learning and listening attitude. Letter D, kinakailangan, focus ka. Focus ka lang, no, sa goal mo. Kumbaga, huwag kang magpapadistract. Letter E, staying positive. So, kailangan parati kang optimistic. So, ito guys, no, yung percentage, imagine, no, yung skills, 82% lang. While yung knowledge sa network marketing industry, ito po ay may total lamang na 96. Pero ito po, napaka-importante kung gusto mo ng, ano, ng breakthrough, no, dito sa ating pong industriya, kinakailangan yung attitude mo is 100%. So dito, hindi mo na kailangan maging magaling guys eh. Kumbaga, pansinin mo no, sa anumang MLM companies, hindi naman lahat ng mga nagtatagumpay dito yung mga nasa professional lang eh. May marami rin nagtatagumpay na mga non-pro, di ba? So pag sinabing non-pro, ito yung mga undergrad, grade 6, di ba? Yung mga high school lang. So bakit sila nagsasucceed sa ganitong klase ng industriya? Simple lang. Kasi katwiran ng mga non-pro, particularly construction worker or kaya naman basurero ka, ang katwiran nila kaya sila nagtatagumpay dito, uling sahin ko na to eh. Pag sinabi uling sahin guys, ibig sabihin, pag hindi ko ginawa yung Victory International, wala nang other option. Na kung saan, mahirapan ako maghanap ng trabaho. Kasi bakit? Dahil unang-una, baka walang tumanggap sa akin. Kasi bagsak ako doon sa tinatawag na educational attainment eh. Tama po. Pero dito sa Victory International, ito yung tinatawag na equal opportunity na kung saan, kaya professional ka man, kaya undergrad ka, kaya non-pro ka, matanda, bata, may ngipin o wala, pantay-pantay po tayo dito. Kumbaga lahat, pwede pasukin yung ating business. Now, letter A, yung belief system po natin, no? So, kinakailangan, believe ka sa company. Okay? Nakalagay dyan, believe in the company, this will be your beacon for success.
Maniwala at magtiwala ka sa kumpanya na may kakayanin itong makatulong sa mas maraming Pilipino maging sa ibang lahi. Siguraduhin lang na lihiti mo ang kumpanya mong papasukin. So kinakailangan mo bilang distributor, ikaw yung nagsisilbing frontliner ng ating kumpanya, so ikaw yung tagapagtanggol, tagapagdepensa. Okay po? So wag ikaw yung pagmumula ng paninira ng sarili mong kumpanya. Kasi unang-una, hindi rin mo makakatulong yun. Sa halip na siraan mo, ipromote mo, di ba? Maging proud ka. At maniwala ka guys, no? Pag minahal mo ang sarili mong kumpanya, mamahalin ka rin ang sarili mong kumpanya. Okay po? Okay, marketing plan. So dito po, ano, magaganda naman halos lahat ng MLM company. Kadalasan nga lang, no, nagkakatalo doon sa tinatawag na marketing plan. So this is an excellent reward system for leaders and networkers. Ang marketing plan ng isang kumpanya ay dapat patas at may malinaw na resulta na papabor sa mga distributor. So kinakailangan kumbaga pagdaga bilang company owners, kumbaga yan, ano, balanse lahat, no? Kumbaga lahat nakikinabang. Ayun po, yan ang kagandahan dito sa ating Victory International, no? Kumbaga meron tayong presidente, okay, sa pamumuno ni Sir August Agpasa na kung saan, kumbaga, parating niyang dinitingnan yung mga kapakanan din ng mga distributor sa kanyang sariling kumpanya. Okay, self. So, hindi ka magtatagumpay kung ikaw mismo, duda ka, no? Kumbaga, ang masaklap niyan, duda ka na, pinagdudaan mo pa yung duda mo. Okay po? So, importante na kailangan magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Kung kinaya magtagumpay ng iba, parati mong isipin, bakit hindi mo kakayanin? Sa ganitong negosyo, walang nauna, walang nahuli. Kasi yung iba, nagsasabi, sabi nila, eh, kaya ka lang naman naging ano dyan, successful, kasi ikaw yung nauna eh. Ikaw yung nasa ibabaw. Mali po, sa network marketing, guys, nakadepende pa rin ang tagumpay mo dito. Depende sa effort na exert mo dito. Kasi kung ikaw ay tamad, no? Kumbaga, tamad din syempre yung kita mo. Pero kung ikaw ay masipag, natural, masipag din yung cheque mo every week. Okay po? So, ayan po. Kung sino ang mas masipag, tulad ng binanggit ko kanina, siya ang may pinakamalaking resulta. So, dito tuloy-tuloy lang, guys. Avoid negative people. Huwag kang magpapadistract kasi hindi yan nakakatulong. Ang gagawin mong motivation dito, yung pamilya mo. Bakit mo ginagawa yung Victory International para sa pamilya ko to? Pag ganun ang motivation mo sa sarili mo, guys, I'm sure, okay po, magsasucceed ka dito. Okay. So, importante, no? Kumbaga, para may sakatuparan mo, ang pangarap mo sa Victory International, importante yung role ng isang upline. Okay? Sino ba yung upline? Siya ang taong nagdala sa iyo sa kumpanya na dapat mong pagkatiwalaan. Siya ang kauna-una magtuturo sa iyo kung paano mo sisimulan ang negosyo. At upang magtagumpay ka sa larangan ito, dapat palagi mo siyang pinakikinggan. Dapat yung ano yung attitude na yes upline, okay? Pag kami sinuggest sa'yo si upline, yes upline lang. Pag may pinagawa sa'yo, yes upline lang. Una-una, bakit mo gagawin yon? Okay po, hindi ka bawasan yon. Okay, ng pagkatao. Kasi una-una, wala namang ituturong mali si upline sa'yo, kundi magpawangan lang, tama lang. Kasi pag tinuruan kanya ng mali, domino yan, pati siya apektado. Okay, so lahat ng ituturo niya strategy sa'yo, i-absorb mo lang lahat. Okay po, guys? Okay. So downline, ayan. So tayo naman bilang mga upline, kinakailangan ayusin din po natin yung ating pong pakikitungo sa ating mga downline. Hindi naman porke downline uutusan, no? Hindi po sila ganun. Kumbaga kinakailangan, win-win lang. Kumbaga parehas may benefit, no? Kumbaga parehas na-enjoy niyo po yung companion ng bawat isa. Okay, sino ba si downline? Sila yung mga taong mas nangangailangan ng iba yung suporta. Kailangan mong maituro sa kanila ang lahat ng sistema at pamamaraan kung paano nila sisimulan ang pagne-network. So lahat ng mga ano mo, lahat ng mga ideas, strategy, i-share mo. Kasi guys, ang network marketing, sharing of ideas to. Kumbaga yung information, i-share mo lahat. Kasi pag yan ay sinarili mo lang, no, bilang leader, hindi ka mali-leverage. Diba? Sabi nga po nila, no, daig ng ano, ng isang leader, yung 100 na followers lang. So mas maganda yung, kumbaga, puro leaders yung nasa grupo mo. Okay po? So yun po yun. Crossline.
Okay, hindi lang upline, hindi lang downline, okay po? Kinakailangan ayusin din po natin yung pakikitungo natin sa ating mga crossline. Kasi guys, no, kung kapag wala si upline, makakatuwang mo rin yan sa pagnenegosyo eh. So sino ba yung mga crossline? Sila yung mga taong kasama mo sa isang kumpanya, hindi mo sila kagrupo, hindi mo sila upline, at hindi mo rin sila downline, maaari ka din nilang tulungan sa iyong mga kliyente kung kinakailangan. Lalo na kung yung crossline mo eh resultado, no? Kumbaga, isa sa mga top performer. Okay po? Kung maayos po yung pakikitungo mo sa kanya, sigurado ko pag may kliyente ka, i-assist din nila yung para sa'yo. Diba? So, nagkakaroon ng tinatawag na synergy. Nagkakaroon po ng tulungan. Okay po? So, dapat ganun yung magiging kultura po natin dito sa ating company. Dapat tulungan regardless kay downline mo, kay upline mo, kay crossline mo, basta taga-Victory yan. Okay po? Tulungan natin. Okay po? At higit sa lahat guys, no, kumbaga, lahat ng tagumpay, lahat ng breakthrough, okay, na ating tinatamasa, maliit man o malaki, ito po ay utang natin sa ating Panginoon. So lahat, kumbaga, ang sikreto guys, para mag-succeed ka, alam niyo po kung ano yung sikreto? Pagkagising mo pa lang sa umaga, matuto kang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, maliit man o malaking bagay. Okay? Kasi siya po yung blessor eh. Siya po yung source ng ating kalakasan, no? Ng ating talino. Okay po? Source siya ng ating kabuhayan. So dapat, kumbaga, matuto tayong mag-praise sa kanya. Okay po? So ito, commitment. So number one, action and word. So doon sa level of commitment, meron yung tinatawag na I'll try. So ito, masasabi ko guys, yung ganitong kasi ng level of commitment, parang walang masyadong ano, kumbaga, hindi niya masyadong pinapahalaga yung kanyang hanap buhay, no? Kumbaga parang okay lang, meron, wala, okay lang, yung tipong ganun, ano po. So walang masyadong dedikasyon na nakasabay po yan, no? So I will do my best, okay na rin sana, pero hindi pa rin enough. Pero kung ikaw ay isang leader, ganito yung katwiran mo, I will do whatever it takes. So, yung mga nagtatagumpay ng mga leader, yung mga nakikita nyo, yung mga top performer, ganyan yan mag-isip. Kumbaga, harangin man ako na si Bal, bumagyo man, umaraw, bumahaman, di ba? Kahit anong hindrances yung harapin ko sa pagne-network, nakapokus lang ako parati sa goal ko. Di ba? Parang yung kabayo. Sino nakakita na ng kalesa? Okay. Bakit kaya nilagay ng ano, nilagyan siya ng ano, ng piling sa mata, magkabila? Simple lang guys ang explanation. Kasi marami makakadistract sa kanya ng sasakyan eh. Pag na-distract siya, okay, hindi niya madidire-diretso yung lakad, yung takbo niya. Pero kung nakapokus lang siya sa isang direksyon, wala siyang pakialam kung ano man yung mga nag-distract sa kanya. Basta ang katwiran ng kabayo, kailangan kong makarating sa aking paroronan. So same thing rin po sa ating pag-network guys. Marami mga dream stealers, it can be your family, your loved ones, na kung saan sasabihin nila, ay networking yan eh, ay pyramiding yan eh, ay scam yan eh. Huwag kang mag-join dyan, ay galing na ako dyan eh. Networker ako before, hindi naman ako kumita eh. Tama. So I suggest huwag kang makinig sa kanila. Kasi kung tatanungin mo yung distributor na yun na galing sa ibang kumpanya, okay, tanungin mo siya, nag-training ka ba? Hindi. Nag-invite ka ba? Hindi rin. Inaral mo ba yung business? Hindi rin. Eh yun naman pala eh. Paano ka kikita? Hindi mo naman pala inaral. Diba? So sa ganitong kasi industriya guys, kinakailangan malawak po ang pangunawa po natin. Kinakailangan masigasig ka, masipag ka, positibo at ganado ka araw-araw. Okay po? Okay. So ito, importante to guys ha. So kinakailangan, ang isang magaling na leader, kinakailangan meron GLLA. Ano yung GLLA? Good Learning and Listening Attitude. So ito, different types of leaders. Number one yung tinatawag na acne. Ano ba yung acne? Yung tipong, for example, Lance, acne ako. Lance, attend ka ng training doon sa opisina. Ay, upline, alam ko na yan eh. Diba, ang magkakandap na naman ng presentation, yung ating presidente, si Sir August, magkikwento na naman yan tungkol kay Pedro Palaka. Alam ko na istorya na yan eh. Tama? So yun po yun, kumbaga acne. Kumbaga, para sa akin guys, no, hindi magandang attitude po yan. Maniwala kayo guys, iba't ibang speaker, iba-iba yung idea. At kahit na anong kwento ng Pedro Palaka yung marinig mo, okay po, importante na re-refresh ka.
na-energize ka sa pamamagitan ng mga training na yun, guys, no? Kumbaga, doon ka gagana sa pag-network. Ayan po. So next, yung tinatawag na bunny leader. Ano yung bunny? Okay, ang ibig sabihin niyan, bakit? Utang ko ba sa iyo ang network at income ko? Ako nang bahala sa sarili ko, kaya ko 'to, 'di ba? So may mga ganyan ano, mga leaders eh, ganyan ka ba? Yung bunny leaders, 'di ba? Yung tipong wala kang pakialam kahit kanino, na sarili mo lang ang iniisip mo, basta ikaw kumita, wala kang pakialam sa iba. So may mga ganyan leaders. Ano pa? Okay, yung third, no? Yung tinatawag na pulgas. So, puro utos, laging galit at suplado. May mga ganyan leader. Mapa-upline, mapa-downline. May mga downline, halimbawa, no? Kumbaga, hindi lang makapunta yung upline nila sa presentation. Eh, imagine, from Tugigaro pa manggagaling, nasa Quezon City yung presentation, hindi nakapunta. Yung tipo magtatampo ka. Kasi hindi na-presenta ng upline mo yung mga guest mo. Kaya nga, ano, independent distributor yung, ano, yung titulo mo eh. Kasi dami yung pag na ikaw ay independent distributor, guys. Ibig sabihin, okay, pag wala yung mga leaders mo, cargo mo yun. Cargo mo yung network mo, yung organization mo. Kaya dapat aralin mo lahat ng pasikot-sikot sa networking. Yung comp line, yung mga product lines, di ba? Inaaral lahat yan, yung mga legalities natin. So dapat kaya mo yung i-introduce, i-explain sa kanila. Okay po? So letter B is focus. Okay, mahalin at palagaan mo ang iyong negosyo. Tulad ng binanggit ko kanina, guys, pag minahal mo ang business na ito, mamahalin ka rin. Pag minahal ka ng victory, yung hindi mo ini-expect, yung hindi mo inaakalang kikitain mo dito, yung mga pangarap mo na hindi natupad, di ba? Ilang years ka na sa pag-iempleyado, nagkanda ko ba ka na sa pagtatrabaho, di ba? Wala pa rin nangyari until now, di ba? So sa pamamagitan ng Victor International, kung magpo-focus ka lang, kung mamahalin mo lang kung anong meron ka sa ngayon, sigurado po ako dito ka yayaman. Okay? So araling mabuti ang sistema ng networking. Maging palabas sa tayo, ang daming reading materials, ang daming mga motivational books. Di ba? Ang dami oh, Robert Kiyosaki, di ba? Donald Trump, na pinag-aaralan ko rin, Brother Bo Sanchez, di ba? Ed Lapis. Ano pa? Si Pastor Chinkitan. Ang daming mga motivational videos niya sa YouTube na pwede mong aralin. So, sa halip na mag-focus ka sa mga bad news sa TV na mapapanood mo, given na kasi yan eh, araw-araw, hindi mo na may iwasan yan, marami masasamang balita. So, sa halip na mag-focus ka sa mga ganun, i-divert mo yung isip mo sa mga bagay na positibo at kapakipakinabang. Kasi yan po yung makakatulong sa inyo para ikaw po ay umasenso. So, tuloy-tuloy ka lang at huwag ihinto. Sabi nga nila, yung mga quitter sa MLM, kahit na anong uri ng hanap mo yan, pag quitter ka, loser ka. Diba? Pero as long as nagtutuloy-tuloy ka, diba yung katulad nung sa training ko na nakaraan sa Lean Training, sabi nila, no, victory is possible to those people who always refuse to stop fighting. So yung tagumpay, dumarating yan kung tuloy-tuloy ka lang. Diba? May mga pagkakataon na ikaw ay nadadapa, sumasadsad, pero ang importante, guys, kung ilang ulit kang gumamon. Parating mong isipin na kung hindi ka nag-succeed sa isang opportunity na pinasok mo, hindi pa yun ang huli. Huwag mong tutuldukan. So, kinakailangan tumayo ka. So, once na gumamon ka, may tapang dapat, may dignidad. Diba? At nandun yung malinaw na pag-iisip na, kakayanin ko to, kaya ko to, this time, magtatagumpay ako kung anong kumpanya meron ako. Okay po? So, maging ganado sa bawat araw. Kasi guys, no, yung pagiging positibo, parati ka naka-smile, di ba? Kumbaga, nakaka-influensya yan. Nakakatulong ka rin sa environment na malungkot. Subukan mo maging malungkot, di ba? Pumasok ka sa isang room. Kahit masasaya yung mga tao doon, nakasimangot ka, di ba? Yung iba nakakawa ng negative vibration. Pero kung happy ka guys, happy lahat yung nasa paligid. At pag happy face ka, nag-overflow yung blessing. Kaya dito sa network marketing, okay, sabihin mo sa katabi mo, okay, bawal lang nakasimangot. Okay? Bakit? Pag nakasimangot, madaling mamatay. Sabi ng mga eksperto, out of 100%, 57% ng mga taong negatibo at parating nakasimangot, madaling mamatay. Gusto mo bang mamatay? Okay po. So joke lang po yan. Okay po. So, staying positive.
Ayun, tulad ng binanggit ko kanina, surround yourself with positive people. Avoid all negatives. Okay po? Kasi hindi nakakatulong. See exciting result in advance. So dapat, ano, kumbaga, ngayon pa lang, kiniklaim mo na, dinideclare mo na na dito yayaman ako, guys. Di ba kaya nga nauso yung mga visualization board, dream board, na kung saan lahat dun, sabi po ng mga eksperto, ano yung dream car mo, dream house mo, i-post mo, magkano yung amount, 25 million, 30 million, dream travel mo, di ba? Kumbaga, i-post mo sa pader. Tama po. So, ilang anak yung gusto mo? Ayun po. It's up to you kung isasama nyo po yun. Okay po? Okay. So, natututo po ba tayo? Opo. Okay, ikapit yung tinatawag na fear. What is fear? False expectations appearing to be real. Di ba kadalasan guys, no, ang dami nating agam-agam, ang dami nating iniisip, yung marami tayong what if sa buhay, di ba? What if paglabas ko ng bahay, bigla akong masagasaan ng tren, di ba? Yung tipong mga ganong katanungan, what if ma-hold up ako, what if ganito, sasakay ako ng aeroplano, what if bumagsak yung aeroplano, di ba? What if sa negosyo walang mangyari, what if malugi ako, ang daming what if. So guys, kung gusto mo ng tagumpay, tanggalin mo yung mga what if na yan. Much better, mag-focus ka lang sa positive side na kung saan sa parating isipin, what if dito ako yumaman? Diba? What if dito ako makabili ng sarili kong sasakyan? What if dito ako makapag-travel sa ibang bansa na libre? Diba? What if dito gumanda yung ano yung buhay ng pamilya ko? Okay? Sa pamamagitan ng ganitong klase ng opportunity. Okay. So, number one, fear. Fear of rejection. So, nasubukan mo na bang ma-reject? Hindi nang nililigawan mong babae. Okay? Pero pwede na rin natin i-consider yon. Yung mabasted ka. Pero guys, sa totoo lang, sa dinami-dami ng mga babae pwede mong ligawan, hindi naman lahat siguro 10. E, mabasted din ka. Tama? Ibig sabihin, kung 10 yung busted sa'yo, ibig sabihin, pagkakataon na or panahon na para humarap ka sa salamin, baka may something wrong. Okay po? So, medyo isipin mo mabuti yun, i-analyze mo bakit 10 yung busted sa akin. Tama? Pero sa usapin ng pag-network, normal lang ang rejection. Dapat, okay po, the more na marami nagre-reject, yung batting average mo tumataas. Yung kumpiyansa tumataas. Why? Kasi alam mo sa sarili mo na the more na may nagre-reject sa'yo guys, papalapit ng papalapit na sa'yo yung mga taong magiging kaparte ng iyong grupo at makakatuwa mo para sa mga pangarap ninyong lahat. Okay po? So yun po yun. Okay, ayaw kong ayun, sa fear of rejection, letter A, ayaw kong kumausap ng hindi kakilala dahil baka mapahiya ako. Ikaw ba yan? Ganyan tipo ka ba ng leader na mayayain ka? Guys, kung hindi mo itatry, walang mangyayari. Diba? Sabi nga nung isang politician, we cannot initiate any movement if we begin by saying we cannot do it. So sa umpisa pa lang, kung hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Tama po? So kung gusto mo magtagumpay sa MLM, sa network marketing guys, tapang lang yan. Lakasan lang ng loob yan. At sa MLM guys, pakapala ng mukha. Kinakailangan makapala mukha mo dahil pag makapala mukha mo dito, sigurado ako kakapal din ang iyong bulsa. Okay po? Letter B, naiiyang mag-distribute ng flyers. Eh baka makita ko ng ano, kabatch ko ng college. Sila mga professional na samantalang ako nandito lang sa footbridge. Nagbibigay ng flyers, guys. Huwag niyo pong ikahiya. Okay po? Yung pagiging networker mo. You know why? Kasi ang pagiging networker, guys, isa sa pinakamagandang profession po ito na pwede mong may pagmalaki. Kasi dito, guys, yung character mo, yung personality mo, dito ka masusukat, di ba? Kung gano'n ka katibay. Letter C, kabado at natatakot kapag may kausap. Ikaw ba yung tipo ng leader na pag may kausap, nangangatog ang tukot, di ba? Palingalinga yung mata, hindi ka makapokus doon sa taong kausap mo. So, parating yung isipin guys, no, para maka-close ka ng deal sa MLM, kinakailangan, huwag malikot ang mata. Pag may kausap ka, dapat diretso sa mata ang tingin. Diba? Para at least hindi ka niya pagdududahan. Mamaya, papagkamalan ka pang masamang tao. Tama? Pero ang totoo, nahihiya ka lang, nangangatog yung tuhod mo. At saka hindi mo may-elaborate ang gusto yung complan kung ikaw mismo, hindi ka kumpiyasa. Dapat proud ka kung ano yung company na ni-introduce mo sa kanya. Alright?
So letter D, hindi confident na yelo ka sariling produkto tulad ng nabanggit ko kanina. Okay po. Pero speaking of product based, no, kumbaga dapat since meron tayong mga whitening soap, lotion, gamitin nyo. Gamitin nyo yung ating mga product lines. Ang hirap nung mag-offer sa customer mo, di ba, sa isang kliyente na sabihin mo puputi siya. Pero ikaw mismo hindi ka gumagamit ng produkto. Nakita niya yung balat mo, makulimlim. Di ba? Hindi mo siya mako-convince. Tapos sasabihin mo, mare, alam mo ba itong ano, yung aming toner? May purifying action, di ba? Pero nakita yung mukha mo, parang pulot-pok yung tan, di ba? Yung may mga ano, tagidig na ano, butas-butas. So gamitin mo kasi effective yung ating mga product lines. Okay po? Kasi once na ginamit mo yan at yung epekto niya, no? Kumbaga nakuha mo yung benefits galing sa ating mga produkto, aba, pag nagkasalubong kayo, yung tipong pag nakita ka niya, parang si ano to, si Sir Ronnie Goso to. Hindi, mukhang artista eh. Di ba? Grabe, no? Kumbaga, yun yung magiging dating sa kanila. Gusto niyo po ba yun? Okay po. So, letter E. Kulang sa kaalaman sa pag-network. Ayan. Ito, guys, to particularly to sa mga leaders na parating kay upline. Kay upline nagtatanong, si upline yung sandalan. Na pag wala si upline, wala na. Tulog na yung network nila. So, dapat hindi po tayo nakasandal kay upline. Dapat ikaw mismo, okay po, aralin mo mabuti yung negosyo. Alamin mo yung pasikot-sikot kasi negosyo mo to. At ang organization mo, hindi naman nagsisimula kay upline eh. Nagsisimula yan sa'yo pababa. Okay po? Okay, next, fear of failure. Letter A. Takot sumubok dahil ayaw makaranas ng kabiguan. Ayan. So, takot. Ayaw niyang mag-try kasi ayaw niyang mag-fail, di ba? So, guys, alam niyo po yung mga successful na tao, no? Sino-sino po ba yung mga famous ngayon? For example, sila Walt Disney, di ba? Alam niyo po ba bago nagkaroon ng Mickey Mouse ng Donald Duck, di ba? Marami munang failures yung na-experience ni Walt Disney. Even si ano, si Michael Jordan. Alam niyo po ba, guys, na bago naging shooter si Michael Jordan na naging magaling na basketball player yan, marami munang tira ang hindi pumasok. Tama po ba? O ito na lang, huwag na po tayong lumayo. Yung naka-invento ng fluorescent lamp, si Agapito Flores. Bago na-invento yan, guys, marami munang tests and trials na ginawa, na nag-fail before. Okay, hanggang sa magkaroon ng fluorescent lamp. Okay, even yung Wright brothers, yung naka-invento ng aeroplano, di ba? Sila Wilbur and Orville Wright. Kumbaga, marami munang trials, sumadsad yung mga inimbento nilang aeroplano bago na palipad. So, anong pinapoint out ko dito, guys? Sa buhay, ganun po yun. Normal lang po yan. Normal lang na makaranas ka ng failure kasi yan po yung nagpapatibay ng pagkatao mo. Okay, gagawin mo yung tuntungan, tapakan para makuha mo yung inyong mga minimiting pangarap. Okay, letter B, bahina ang loob, walang tiwala sa sarili. Ikaw ba yan? Diba? Okay, so letter B, ayaw lumabas sa comfort zone. Ikaw ba yan? Yung tipong nasa loob ka lang ng, ano, ng bahay, di ba? So guys, ang MLM or yung network marketing, hindi ganun. So kinakailangan, okay, kung tulad ngayon, no, pandemic po tayo, hindi naman basta-basta makakalabas nga naman ng bahay, no? Pero lumabas ka ng, ano, ng area sa pamamagitan ng ano, social media. So sipagan mo everyday yung pag-introduce ng ano ng ating complan sa ibang mga tao. So ganoon lang naman po kasimple po yun eh. Kumbaga may mga leaders kasi na ano eh, kaya hindi nagsasucceed. Alam niyo yung kwento ni Wang Tamad? Ni Wang Tamad, di ba? Yung mayabas na sa harapan niya na, kumbaga pipitasin niya na lang, hindi niya pa magawa. Kumbaga nakanganga lang, hinihintay na bumagsak yung mayabas. Hindi po ganoon sa MLM, guys. So kinakailangan dito, iba yung sipag. Pag wala kang production, okay po, kinakailangan mas lalo kang porsigido. Kinakailangan mas lalo mong galingan. Okay po? So, ang sikreto rin lang naman para magtagumpay ka dito, guys, kumuha ka ng mga ano, strategy, no? Tingnan mo yung mga tao mga naging successful sa MLM. Paano ba yung kilos nila? Paano ba sila gumalaw? Paano ba sila mag-market? Paano sila mag-isip? So, dapat ganun ka. Ganun yung ano mo, yung mindset mo, no? Kumbaga, huwag kang titingin ko sa mga tao na nag-fail sa ganitong klase ng industriya. Kasi wala kang ibang pupulutin doon kundi yung mga kwento ng mga hindi pagiging matagumpay, sabi nga po nila. Okay po?
So letter C, limitadong pananaw. So kinakailangan, pag hindi, parang ganito yung guess, no? Pag hindi effective yung strategy, okay, adjust ka lang ng adjust. Okay po? Hanggang sa totally, okay, ma-discover mo kung ano yung tamang strategy na pwede mong i-apply para ikaw po ay mag-network. So ganun lang po kasimple yun, guys. Kumbaga, ulitin ko po yung mga sistema na ginagawa mo before, nang paulit-ulit, na hindi epektibo, huwag nyo na pong babalikan yun. Okay po? So letter D, madaling mag-negatibo sa anumang bagay. So may mga leaders po kasi, no? Kumbaga, hindi lang tsumeke ng 1 week, ng 1 month, di ba? Ayoko na, parang hindi para sa akin yung networking, yung po yung iniisip nila. Mali, guys. Marami po ang kilala ng mga leader na kung saan, meron nga, hindi siya kumita ng 1 year sa MLM eh. Pero the following year, no? Nung siya po ay nag-focus, inaral niya mabuti yung sistema, okay, isa po siya sa naging top performer nung kanilang kumpanya. So, ganun din po tayo, guys, no? Kumbaga, huwag mong tutuldukan yung pag-network. Kasi nakita mo na yung opportunity, nandiyan yung ginto eh, di ba? Ukayin mo na lang eh. Tama po ba? So, kumbaga, huwag ka mapuprustrate sa mga ginagawa mo. Kinakailangan, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Okay, number 6 skills. Prospect listing. Ito yung tinatawag na case system. Ayan. So, letter B, how to invite. Letter C, ayan, keep it short and simple, no? So, pag-usapan natin doon sa prospect listing. So, sa prospect listing, yung case system, kakilala, kaibigan, ka-chat, okay po? Ka-FB, kamag-anak, kapit-bahay, kapatid. So, lahat ng K, basta tao, ibig sabihin guys, no? Basta tao, lahat na nakikita ng mata mo, basta tao, considered yan as prospect. Okay po? So, sa prospect listing, paano ba yung sistema? I-check mo yung notebook mo. Meron ka bang at least 100 to 300 na prospect list na nakalista po dyan? So, once na meron ka ng lista, new categorize. Okay? Ika-categorize mo yan from A to, class A to C. Ano ba yung class A? Yung class A, ito yung may konting oras sa pag-network pero may kapasidad mag-invest. Ito yung mayayaman, no? We're talking about rich people. Okay po? Samantalang yung class B, ito yung mga middle class na kung saan balance yung oras, may katamtamang pera, okay, may katamtamang oras, particularly mga empleyado, pwede mong i-allocate. Parati lang ang approach, guys, okay lang po ba sa inyo, may introduce ako isang business sa inyo na kung saan pwede nyo pong idagdag sa kasalukuyang pinagkakitaan nyo sa ngayon. And yung letter C, okay po, ito yung mga kliyente na pwede nating tulungan. Sila yung mga, sabi na lang natin, hindi ganun karami yung kanilang pera, no? Kumbaga, nagdadalawang isip pa pagdating sa investment, pero sila naman yung tipo ng tao na may malawak na, ano, na contacts, no? Kumbaga, marami po silang kakilala. So, pwede rin po natin maging leader po yun. Okay po? So, how to invite? Okay, how to invite? So, dapat yung tinatawag na keys, keep it short and simple. Especially pag bago ka lang, guys, no, sa Vitro International, pag hindi mo pakabisado yung comp plan, huwag mo nang i-explain, huwag mo nang i-elaborate. Kasi the more na i-explain mo yung marketing plan, mas maraming tanong yung pwede niyang ibato sa'yo. Now, pag hindi mo naman nasagot yung mga inquiries niya, yun na. Imbis na makonvince mo, okay po? So, hindi mo na madadala sa opisina or hindi mo siya mapapapayin. Tama? So, dapat sabihin mo lang, basta maganda itong opportunity na to. Marami na kumita. Ipakita mo yung mga testimony, pati yung mga legal documents po ng ating kumpanya. Ayan po. So, trust me, magtiwala ka sa akin. Ito po yung keyword, no? Kumbaga, parati mong gagamitin yan, magtiwala ka sa akin approach. Kumbaga, ito kasi, guys, no, 100% na mga kliyente po talaga, yung mga nakakapagpapayin, nakasalalay pa rin yan, okay, kung paano sila magpapayin doon sa tao mismong nag-invite sa kanila. Kung medyo questionable yung credibility mo, hindi yan sasama sa'yo. Pero kung maayos yung personalidad mo, yung leadership mo, I'm sure, sigurado, mai-invite mo yan. At mapapapayin mo yan dito sa ating pong kumpanya. Kaya nga importante, guys, sa ganitong klase ng industriya, yung attitude, balikan natin yung attitude, yung personality mo, na dapat transparent ka, dapat hindi ka manluloko. No, yun lang naman ang sikreto. Okay po, para ikaw ay mag-click dito, dapat hindi ka manloko ng kapwa. Lahat na sinasabi mo, pawang katotohanan, nasa panig ka ng katotohanan, na kung saan sa ganitong paraan, guys, dito ka mabibless sa networking industry.
Ayan po. So letter E, phone invitation. Ayan. So using phone, no? So maraming ano, maraming medium, no, na kung saan pwede mong gamitin para ikaw po ay makapag-prospect, no? So yung phone invitation sa mga hindi techy person, hindi marunong mag-Facebook, pero bibihira naman na po siguro yung hindi marunong mag-Facebook, ano po? So gamitin mo, kahit na old school, telepono, tawag ka, di ba? Introduce mo yung marketing plan po natin. So ganun lang kasimple, guys. At least importante, everyday may ginagawa kang paraan para ikaw po ay makapag-market. F, through flyering. Sa ngayon, hindi po natin sinasuggest na mag-flyering ka. Kasi una-una pandemic po tayo ngayon, no? So, as much as possible, kailangan natin sumunod sa utos ng ating gobyerno. Social distancing, yung po, no? Kumbaga, hindi muna natin kinoconsider yan. Pero once na-COVID free na po ang buong mundo, so okay po yan anytime. Okay, letter G, through texting. Ayan. So, text mo lang. Spread mo lang. Naalala ko tuloy ng mga way back 2008, kami nila Sir August at Balsa. Uso yung tinatawag na text brigade, no? So, sa pamamagitan ng text brigade, doon namin dinidisseminate yung information, no, sa aming team, sa mga kliyente. So, may mga script kami nilalagay. Hatawan, hataw to the max, yung tipong gano'n, no? So, yun po. Kumbaga, pwede nyo pa rin i-apply until now. Okay? So letter H, through the use of social media. Ayan, again, tulad nung binanggit ko kanina, napakaraming ways para maka-introduce po ngayon ng ating business. So FB, Messenger, TikTok, di ba? Imbis na nagtitiktok ka ngayon, pasayaw-sayaw ka, di ba? So habang sumasayaw ka, hawakan mo yung lotion natin, yung ating sabon, no? Kumbaga, at least nagpo-promote mo. So pag marami kang followers, edi at least kahit papaano marami kang ano, kita sa direct selling at saka malay mo. Ma-invite mo pa yan dito sa ating kumpanya, ano po? So, letter I, apply form system. Ano ba yung form system na yan? Family, occupation, recreation, tapos yung message. So, alamin mo muna yung mga bagay-bagay po na yan, no? Okay, yung occupation niya, ano ba trabaho niya, kung negosyante siya. So, pabayaan mo muna sila magkwento. Kasi yung form system, ang purpose din yan para maka-build ka ng tinatawag na rapport, guys, no? Kumbaga, kailangan kasi makuha mo muna yung loob niya, yung tiwala niya, para at least ma-introduce mo yung iyong business. Huwag mo kagad papasukan ng business. Pabayaan mo lang muna siya magkwento. Okay po? Ng kanyang talambuhay. Alright? So, ito po, SW3. Next, some will join, some will not. So, what next? Ayan po. May mga leaders kasi, pagka na-reject, yun na lang. Diba? Puro si Juan de la Cruz na lang, puro si Jose na lang yung ini-invite mo. Napakarami pong tao sa buong Pilipinas, more than 100 million po. Yung population po natin dito, kung ayaw niya mag-join sa'yo, di so what? Diba? So again, no? Some will join, some will not. So what? Next. Next lang ng next. Napakaraming tao, napakaraming prospect yung pwede mong kausapin. Hindi na napakuha na sa isang ano lang, sa isang kliyente lang. Alright? So, SW2, somewhere, someone is waiting. Ayan. Meron talaga mga kliyente, may mga prospect na talagang para sa victory at meron din mga kliyente na hindi para sa victory. So, tanggapin na po natin yun. Okay, number 7, ABC rule. Ayan. So, alam nyo po ba guys, yung ating presidente, si Sir August, yan yung tinaguriang master of ABC. Or sabi na lang natin, King of ABC. Ayan. Kasi magaling po mag-ABC po yung ating president po din. Yan siya sumikat. Okay po? Yung ABC rule. Okay? Yeah, idol ko po yung pagdating sa ABC rule, no? Mahirap gayahin. So, A stands for advisor. Sino yung advisor? It's either ito yung grand upline, o di kaya naman mga co-distributor mo na kung saan ay may resulta na sa ganitong klase ng industriya. So, kumbaga, pag may kliyente ka, ipakausap mo sa kanila, okay? Magpahingi ka ng advice, sila nang bahala. At ang maganda dito, guys, susuportahan mo lang, mag-a-agree ka lang sa sinasabi ng advisor mo. Huwag kang kukontra. Okay po? At sa kapag in-introduce mo, dapat excited ka, dapat yung compliment na doon sa part ng ano mo, ng upline mo, or ng mentor mo, or kung sino mang ka-performer yun. Never mo, okay? Guys, ito, take note. Huwag ka magbibigay ng compliment doon sa kliyente mo in front of your upline. Why? Kasi magkakaroon yun ng tinatawag na hydrocephalus. Lalaki ulo nun, kumbaga lahat ng sasabihin,
naka-upline mo, baka hindi na makinig yun kasi tuluyan ang lumaki yung ulo niya. Okay po? Naintindihan mo ba yun? So bridge, sino yung bridge? Ikaw to. So ikaw yung magiging tulay doon sa advisor at doon sa client mo, no? Kumbaga, sa'yo nakasalanay. Okay? Kung paano mo ma-execute ng tama yung ABC role, sa'yo nakadepende yan. Kumbaga, ikaw kasi yung mag-introduce doon sa mentor mo eh. So dapat maayos yung pagpapakilala mo sa kanya doon sa inyong kliyente. And last, yung tinatawag na client, so sila po yung ano, isa sa mga kaibigan natin sa ganitong klase ng industriya. So, kumbaga, mas maraming kliyente. Alam niyo naman po, ang network marketing, numbers game po ito, no? Kumbaga, mas marami kang kliyente, mas maraming prospect, mas maraming magpapamember sa grupo mo. Pag mas maraming maraming member sa grupo mo, mas malaki po ang kikitain po ninyo. Hindi lang ikaw, pati yung mga nasa team mo sa ilalim. Alright? Okay, number 8, SSS to success. 20% sharing, 80% sponsoring. So yan, kung gusto mo mag-click, no? And 100% yung tinatawag na service. Ayan po, service. Alright, so again guys, no? Kumbaga, kaya lang naman po tayo nagde-network. Kahit na anong hanap buhay yung pasukin mo, kinakailangan may kakibat yan ng, ano, ng pagsusumikap. Tama? Kinakailangan, ganado ka, positibo ka palagi, kasi lahat ng ginagawa mo, guys, okay, nakasalalay dito yung buhay, hindi lang ng sarili mo, okay, yung buhay ng pamilya mo, yung kinabukasan po ng inyong pamilya, at yung mga susunod na generation mo. So, yun po, ang maganda po sa Victor International, guys, no, ito po yung isang uri ng kitaan na kung saan, yung inaasamsam mo na time freedom, di ba? Kasi kung kayo tatanungin ko, okay, ito yung ilan sa mga list of dreams po natin. Sino po sa atin yung gusto magkaroon ng sariling house and lot? Yung tipong ang swimming pool mo nasa loob. Nasa loob at nasa labas. Tama? Sino gusto makapag-travel? Ano pa? Sino gusto makapag-provide ng quality education sa kanyang mga anak? So lahat po tayo, as a parent, yun po yung ating pangarap, no? Mabigyan na magandang edukasyon yung ating mga anak. Ano pa? So magkaroon ng tinatawag na time and financial freedom. 'Di ba? Na ilang taon na nating hinahanap-hanap yung time and financial freedom na yan na ang hirap-hirap matagpuan. Pero sa Victory International, guys, dito posible po 'yan lahat. Okay po? So palakpakan naman po natin 'yon. So ito po, mga dahilan kung upang hindi ka daw masenso o yumaman sa MLM o sa network marketing industry. So, katwiran nung ilan. Number one, eh sir, hindi ko linya yan eh. Eh, tanong ko sa'yo, ano ba linya mo? Tama, eh sir, ano ako eh, construction worker ako eh. Ito yung linya ko. Pero tanong guys, ilang taon ka na bang construction worker? Matanong kita, yumaman ka ba sa pagiging construction worker? Hindi naman, di ba? Ako po, no, may kwento ko lang, no? Nung 2 years ago, nagkaroon po kami ng reunion nung aking pong kabatch nung high school. At doon sa mga kabatch po namin na doon, may mga graduate ng ano, kumbaga, isang ganap na mga teacher na, may engineer, may doktor, okay po? Pero yung tatlong teacher na nakausap ko po, kumbaga, sa ngayon, sa kasalukuyan, hindi na po sila nagtuturo. Alam niyo pong ginawa nila? Mula sa pagiging guro, nag-abroad po sila pumunta ng Hong Kong. Anong trabaho nila sa Hong Kong? Okay, tama po kayo. Domestic helper. Eh, bakit nasa Hong Kong sila? Anong ginagawa nila doon? Okay, hindi nila linya yun. Pero bakit nila nilinya? Kasi mas malaki po ang kita doon sa Hong Kong ng pagiging DH. Tama? Tapos yung kabats ko po na isa, yung engineer po dito sa Pilipinas. More than 7 years po siyang engineer dito sa Pilipinas. Walang pag-asenso nangyari. Nasa US po ngayon. Tagapulot ng Mansanas. Okay, eh bakit nandun siya sa US? Hindi naman niya linya yung pagpupulot ng Mansanas. Kasi nandun ang malaking pera. Again, hindi niya linya yun, ha? Pero nililinya niya. Okay po? So, anong pinapoint ko po dito, guys? Kumbaga, kadalasan, sa buhay ng isang tao, kung ano pa nga yung linya mo, eh. Doon ka pa hindi nakiklik. Tama po? And, siguro naman, guys, no, kung ako tatanungin, wala namang masama na linyayin mo yung hindi mo linya. Malay mo, di ba? Nandun yung breakthrough na naghihintay sa'yo. Sabi nga po nila, no, kung mayigit 10 taon ka na or 5 taon ka na lang, halimbawa, sa pinagtatrabaho mo, and yet wala pa rin breakthrough na lang nangyayari, siguro it's time siguro na mag-isip-isip ka na. Baka hindi para sa'yo talaga yung opportunity na yun.
So, pwede ka naman siguro magdagdag ng linya o pwede ka mag-iba ng linya. Pero ang victory, kung ano kasalukuyang linya mo, okay, idagdag mo lang yung Victory International para ikaw ay kumita ng malaki. Alright? So, second, nakakatakot, baka may scam ako. Narinig nyo na po ba yan, guys? Alam niyo po, guys, no, wala pa pong K-12. Okay po? Ilan taong ka nag-aaral sa elementary? 6 na taon, 4 na taon sa high school, 4 na taon sa koleyo. Noong nakagraduate ka ng koleyo, nag-apply ka ng trabaho, okay po? Matanong ko po kayo, noong na-receive mo yung first salary mo, tuwan-tuwa ka, pero yung mga sumunod na salary mo, natuwa ka pa ba? Okay, so nalungkot ka. Bakit? Para sa'yo, kumbaga yung kinikita mo, hindi pa rin enough. Parang hindi sulit yung 14 years na nag-aaral ka, nagsunog ka ng kilay para pabayaran ka lang ng minimum wage. Tama o tama? Ibig sabihin pala, no? Kumbaga, yung pag-apply mo ng trabaho na yan, kung hindi ka masaya, ibig sabihin na scam ka pala nun. Tama, guys? Pero ito po, ha, seriously speaking, guys, ang yung mga scam company, ito yung nag-o-offer ng mataas na percentage in a short period of time. Na kung saan, mangangako sila, no? Pag ikaw ay nag-invest sa aming kumpanya, madodoble yung pera mo sa in a short period of time. No? Kung baga sa maikling panahon, kikita ng malaki yan. So mali po yun. Kung baga, parating yung i-consider test, kinakailangan yung produto, yung isang kumpanya, upon membership, may product po kagad nakapalit. And take note, according sa SEC, no, dapat mas malaki po yung value ng package kumpara doon sa in-invest mo na amount. No? So tulad nito ating company, kaya po tayo tihiti mo kasi imagine, no, 7,998 lang po yung puna ng kapalit ng kapital mo, pero mga produkto na mas mataas yung value doon sa investment mo. Alright? So third, wala akong oras para dyan. Eh, masasabi ko lang, kung wala kang oras, ibig sabihin, patay ka na. Tama po. So lahat po tayo, araw-araw, kumbaga lahat ng ginagawa natin, meron po tayong oras. May oras sa pagising, oras sa paliligo, oras sa pagkain, oras sa panalangin, oras sa mga mahal sa buhay, oras sa paghahanap buhay. So kung yan ang kakatwiran po natin sa sarili natin, wala tayong oras, eh wala po talaga tayong magiging oras. Okay? Magiging alipin po tayo ng oras kasi wala tayong tinatawag na time freedom. Alright? So fourth, mahihayin ako, baka hindi ako mag-click dyan. Narinig nyo na po ba yan? Eh hindi para sa akin yan, Lance, kasi mahihayin ako eh. Eh matanong kita, sir. Noong time ba na nandigaw ka doon sa asawa mo ngayon, sinabi mo ba sa kanya, mahihayin ako, huwag mo ko sagutin? Tama o tama? Okay, ma'am, ikaw, matanong kita. Noong nag-aaral ka ng elementary, noong tinanong ng teacher mo kung sino pumatay kay Magellan, sinabi mo ba sa teacher mo, mahihayin ako, ayaw ko sumagot? Di ba hindi? O ikaw, sir, matanong kita. Noong time na nag-apply ka sa trabaho, sinabi mo ba doon sa nag-interview, mahihayin ako, huwag mo kayo pasa sa interview? Di ba anong ginawa nyo? Kinapalan nyo yung mukha nyo para makapasa ka sa interview. Kinapalan nyo yung mukha mo para makasagot ka doon sa recitation. At kinapalan nyo yung pagmumukha mo, okay po, para sagutin ka nung nililigawan mo. So guys, sa ganitong kasi ng industriya, again, kumbaga bawal ang mayayain, dapat makapalamukha mo. Una-una guys, wala kang dapat ikaya. Kasi una-una, hindi mo naman dadalhin sa Victory International yung kliyente para pagkaperahan lang. Sa halip, bibigyan mo sila ng opportunity na kung saan, ito po, no, once nag-inrab nila, bababago yung kanilang buhay. Alright? So, number 5, no, wala akong kakilala. Sa totoo lang, guys, parang imposible naman, no, wala akong kakilala. Okay, one good example, Mr. Henry C. Way back 1940s, no, kumbaga si Henry C. at saka yung tatay niya, wala namang kakilala yan, eh. Tama po ba? Kumbaga galing sila na from China, walang kakilala yung tatay niya. Dumating nga sa point na sobrang nahirapan yung tatay niya, kumbaga umuwi ng China. Pero si Henry C, nanindigan siya dito sa Pilipinas na dito ako yayaman. Okay po, paano yung mama si Henry C? Mula sa mga tao hindi niya kakilala, di ba? Nung una, nabibenta lang siya ng mga sapatos. So, sino kliyente niya? Sino mga prospect niya nung time na yun? Doon sa mga sapatos na binibenta niya, yung mga tao hindi niya kakilala. Tama o tama? At mula sa mga tao hindi niya kakilala, naitayo po yung SM Itiage, no? Sa Quiapo. Sinundilan yung mga tao hindi niya kakilala. Tama? At mula sa mga tao hindi niya kakilala, mula sa SM Quiapo, nakapagpatayo po siya ng mas malaking SM sa SM North. Sinundilan yung mga tao hindi niya kakilala. At mula sa mga tao hindi niya kakilala, okay, naitayo yung tinatawag na SM Mega Mall. Again,
sino ang dahilan yung mga taong hindi niya kakilala. Okay, tuloy ko pa. Mula doon sa mga taong hindi niya kakilala, nakapagpatayo ng SM of Asia. Sino dahilan, guys? Yung mga taong hindi niya kakilala. Okay, guys, bakit ko sinasabi ito? Sa MLM, mas marami pa yung magtitiwala sa iyo ng mga tao na hindi mo kakilala kaysa doon sa mga kakilala mo. Tama? Yun po yung MLM. Kumbaga, guys, huwag kang malungkot kung wala kang kakilala. You know why? Tanungin niyo ako bakit. Huwag kang malungkot kasi ang laki ng market mo, guys. Ibig sabihin, meron kang more than 100 million na prospect na pwede mong ipasok sa victory kasi yun yung mga tao hindi mo kakilala. Alright? So, number 6. Ay, wala akong pera para dyan. Narinig nyo na ba yan? Ay, Lance, saka muna ako pera niyan. Wala akong pera para dyan. Diba? Alam mo, sa totoo lang, guys, sabi nga po nila, no, kung problema mo pera 10 taon na nakalipas at hindi mo ginawa na solusyon niya, no? Maniwala ka, guys, yung susunod na 10 taon sa buhay mo, kung ang problema mo pera, sigurado po ako, pera pa rin ang problemahin mo sa hinaharap. At doon sa mga nasasabi, wala akong pera para dyan, guys, excuse lang yan. Okay, matanong ko po kayo. For example, meron akong brand new Fortuner dito sa harapan ko. Brand new Fortuner, gulay red. Okay po? Ibibenta ko po sa inyo ng 7,998 pesos. Tanong, bibili mo hindi? O, kita mo, bibilin mo. Siyempre, bibilin mo. Kasi bakit? Kasi nakita mo, yung kapalit ng 7,998 mo, isang brand new car. Tama? Okay. Mula dito sa opisina ng Victor International, tatakbo ka papunta na Sentry. Halimbawa, isang minuto, kaya mo hindi? Hindi mo kaya. Okay po. Eh, paano kung sabihin ko po sa inyo, mga 40 seconds, tatakbo ka mula dito sa opisina papunta ng Sentry's. Pero pagdating doon, bibigyan ka namin 1,000,000. Tanong, tatakbo ka o hindi? Kita mo, tatakbo ka. Bakit? Kasi nandun yung tinatawag na reward. So same thing din po, no? Kumbaga, sa isang kumpanya na papasokin po natin, kumbaga bakit ako mag-reunion din kung wala akong mapapala? Kaya nga na-invento yung tinatawag na marketing plan, eh. Kasi sa pamamagitan ng plan, doon mo mapag-aaralan mabuti kung ano ba yung direction ng kumpanya. Kasi yun na po yung pinakang ano, kumbaga nakakompress na po lahat yung kabuuan ng company po doon. Okay po? So, next. Okay, networking yan. Ayoko niyan. Sabi nila, ay, networking yan. Ayoko niyan. Alam niyo po ba, guys, ano po bang konsepto? Ulitin ko po, anong konsepto ng network marketing? Kakayahang gamitin ang oras ng ibang tao. Okay, matanong ko po kayo. Pag nag-apply ka ba sa isang food cart, halimbawa food cart, nag-apply kang tindera. Tanong, ginagamit ba ng may-ari ng ano, ng franchise yung ano mo, yung oras mo? Siyempre. Tama? So, networking yon. Tama po ba? Okay, nag-apply ka sa 7-Eleven. Yung mga empleyado ba ng 7-Eleven, ginagamit ng may-ari ng 7-Eleven yung oras ng mga empleyado? O, tama. E di networking yon. Yung mga nasa SM, yung mga empleyado, ginagamit ba ni Henry C. yung oras ng mga empleyado? E di networking din yon, di ba? Kumbaga, di ba, tulad ng sinabi ko kanina, ang network marketing is kakayahang gamitin ang oras ng ibang tao, yung talino at lakas. Pero matanong ko po kayo, guys, doon sa SM, 7-Eleven, yung mga binanggit ko po sa inyo, guys, no, bilang empleyado, tanong, yumaman ka ba? Yung totoo lang. Okay po? Samantalang dito sa Victory International, guys, no, kahit empleyado ka ng SM, no, kahit empleyado ka ng Banco de Oro or kahit ano, franchise, tama? So idadagdag mo lang to, guys. So walang masama sa paghahanap buhay, guys. Kailangan po natin ng trabaho. Kailangan po natin mga kumpanyang binanggit ko. Pero hindi naman siguro masama na magdadagdag ka sa kasalukuyang pinagkakakitaan mo sa ngayon. Okay po? So ayan po yan, guys, no? So network marketing, ang kagandahan lang po, guys, kung pag-usapan po natin yung mga investment sa pagtatayo ng business, no? Sa franchise kasi, no? Kumbaga, magkano'ng investment, di ba? Medyo may kalakihan din po, ano po? Kung magtatayo ka ng 7-Eleven, we're talking about 6 million pesos para kumita ka ng milyones, tama? Lalo-lalo na yung McDonald's. Magkano po ba yung investment po dyan? Napakalaki po. So, kagandaan dito, guys, sa Victor International, maliit na punan, pero malaki po yung tinatawag na income potential. Okay po? So, palakpakan naman po natin yan, guys. And, yun po. So, yun po yung kabuuan ng ating distributor orientation. And I hope, guys, no, kahit papaano meron po ko na-share na konting kaalaman po sa inyo sa pag-network. So palagi lamang po natin tatandaan, no, sa networking industry, guys.
kinakailangan broad-minded ka, kailangan positive thinker ka lang, no? Kumbaga, as much as possible, ulitin ko po, abot mo yung mga negative kasi hindi po yan nakakatulong sa inyo pong negosyo. So, kinakailangan, kung gusto mo ng breakthrough sa networking, kinakailangan, klaro sa isip mo, ano ba yung pangarap ko na gusto kong makamit? Okay? Bigyan mo lang ano, bigyan mo lang yung sarili mo, bigyan mo lang parang time frame, no? Kinakailangan, itong year na to, ito yung may hit ko, ito yung target ko. So, gumawa ka ng sarili mo computation. Okay po? So, yung mga list of dreams mo, okay, gawa ka ng visualization board, dream board mo, i-post mo yan, ipag-pray mo. Pero hindi lang enough yung prayer, guys, kinakailangan may gagawin ka para matupad ang iyong mga pangarap. So, ito pong NDO po natin, guys, no? Kumbaga, guidelines lang po ito sa pag-network. Pero at the end of the day, okay, nakasalalay po ang kapalaran mo sa networking sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Okay po? So again, with that, this is Lance Montiano. To God be all the glory. Thank you guys. Maraming salamat po sa inyong lahat.